Hello friends! Oh, ito, meron tayong na-harvest na ube. Ito ay ube galing sa Bohol. Ang tawag nila dito ay kinampay. Kinampay variety ng Bohol Island. Actually, meron pa silang hymn. Meron silang kinampay hymn eh. Parang nasa YouTube yata yung kanilang kanta. So, sa nabalitaan ko, ito daw yung ginagamit ng Magnolia para sa kanilang ice cream. So, ito, hinugasan ko na ito ng dalawang beses. Hugasan pa uli natin ng pangatlong beses. Kasi ito, pakukuluan ko ito eh. Para tanggalin yung balat. Yan. Pwede naman ito na balatan na muna bago pakuluan. Pwede rin pakuluan bago tanggalin yung kanyang balat. Kaya ngayon, parang gusto ko muna siyang pakuluan bago tanggalin ng balat. Ang maganda sa pakulo muna bago tanggalin ng balat, ano siya, ubing-ube. Na-maintain, natitira yung kanyang pagka-ube. Ayan. So pagka binalatan ito, talagang ubing-ube. Ito yung dumi, tapos natatanggal yung skin nila. Tingnan mo, naging purple na. Ayan. Nagsasalita po yung aking apo, itong laging nakikisali sa akin yan, si Liam. Laging nakikisali sa aking mga videos. Okay? So later, papakita ko sa inyo yung pagpapakulo nito. Okay. So, hey guys, what's up? Welcome to Lolo's vlog. And this is my vlog. Look, when you clean this ube, it will turn purple. Ube is purple. Look at this, it's purple. Okay, kaya nga tawag dyan, purple yam. Yeah! So, ito na yung ating ube, o tinatawag na purple yam sa English. Pakukulaan natin to, konting tubig lang. Kasi ito naman, para tanggalin lang natin yung balat. At saka para lumambot na rin. Okay. So, ito, pabayaan lang natin kumulo hanggang sa lumambot yung ube. Pag malambot na yung ube, palalamigin natin, and then babalatan. Mamaya makikita natin ang itsura pagka nabalatan na. Okay, so ito na ang ating ube na balatan na. Medyo matagal balatan itong mga siguro 1.7 kilograms. So mahigit sa isa't kalahating kilo. Ginawa ko ito siguro ilang minuto ko bang binalatan, tinalupan at hinugasan, tinanggal yung medyo konting ugat. So maya-maya medyo bali gigilingin na natin ito. Kaya lang wala yung blender, so ang gagawin natin mano-mano na lang. Gagamitin ko na lang yung kudkura na ginagamit pang atsara. So mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so ito na lang ang ginawa ko kasi wala yung blender. Naiwanan namin. Kinudkod na lang o kinayod na lang dito sa, ano na nga bang tawag dito? Ito, yung ginagamit sa papaya. So, ito. Mamaya lalagyan natin ng condensed milk, ng evap, at saka ng asukal. So, para sa ating 1.5 o 1.7 kilograms na ube, kinampay ube, na ang kanyang strain o ang kanyang lahi, ang kanyang variety ay galing sa Bohol, ay kailangan natin ng kalahating kilong asukal, pwedeng puti, pwedeng washed, isang malaking condensed milk, itong kondensada, at isang evap. Sorry, baliktad ang pagkakabutas. So ilalagay na natin ito. Uunahin ko itong evap. Uy. Sorry. Yan. Unahin ko muna ito. Yan. Tapos, pwede na nating isunod ang
asukal. Tingnan natin ang asukal. Ayan. Pwedeng huwag munang ilahat yung ano. Siguro 1/4 lang muna. Ako kasi kinakarkula ko lang. Mahilig kasi ako sa ano. Mahilig po kasi ako sa matamis. So, ito naman yung ating condensed milk. Oh. Mahilig ako sa matamis. Ngayon, kung ayaw nyo ng masyadong matamis, alalay lang ho yung paglalagay ng asukal. Pero ako, nilalagay ko na kaagad itong condensed milk at saka yung evaporated milk. Okay? So, yan. Haluin natin. And then, pakukuluan natin. Medyo low to medium fire lang. Huwag masyadong malakas. Huwag sa high fire. Okay? So, sasalang na natin ito sa apoy. Okay, so ito na. Nakasalang na yung ating ube. At nilagay ko muna sa medyo medium. Antayin na lang natin na medyo kumulo siya ng konti. At unti-unti nating hahaluin. Medyo matagal magluto ng ube. Kasi tuloy-tuloy ang paghahalo. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so ito, kumukulo na. O, pagkulo niya, yan, maya't maya hahaluin. O, yan. Kasi pag hindi hinalo, maninikit. Didikit sa ilalim, baka masunog. So, yan, tuloy-tuloy. O, yan. Naka-low fire lang ho tayo dito, ha? Low fire to medium fire siguro. Or in between ng low at saka ng medium. Basta siguraduhin nyo lang na hindi siya masusunog. Pero ako low fire lang. Naka-low lang itong aking stove. Ayan. Low fire lang. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Medyo matatagalan ng konti ito. Okay. Eto na. Malapit na. Ayan. Oh. Malapit na. Konti na lang. Oh, ayan. Oh. Oh, pagkaganyan na. Malapit na. Halo lang ng halo. Sorry. So, tuloy-tuloy lang halo natin. Ayan. Hapit na. Ayan. Halo lang tayo ng halo. Ito po si Umi. Ayan. Ito po, gustong panoorin ni Yumi yung pagluluto ng ube. Oh. Yumi, smile. Oh, smile. Happy? Happy. Oh, smile ka. Oh. Happy. 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 So, finally, after 1 hour, 55 minutes or eksaktong 1 hour na simula nung ating sinalang. Ito na. Oh, pwede na. Pwede na po ito. Pwede na. Pwede nang i-off ang apoy. Yan. Off na natin ang apoy. And then, pabayaan lang muna natin ito ng mga 5 to 10 minutes bago natin ilagay sa llanera or in this case, sa tub. Sa mga tab. So, ito na. Lalagay na natin ang ating ube. Ito, dito sa mga tab, nilagyan ko ng Angkor butter. Pwede namang star margarine. O, margarine po yan, ha? O kaya dairy cream, pero mas malasa kung butter. Kaya ang nilagay ko ay Angkor butter. So, ito na. Lalagyan na natin ng Angkor butter sa ibabaw para lalong sumarap. Yan. Yan.
Spread lang natin ng mabuti ito. Ayan. O, si Yumi naman ngayon. Yumi! Yumi, smile! Smile! O, siya naman. Kuya niya, nasa itaas na. Ayan, siya naman ang katulong ko ngayon. Siya ang assistant. Ako, hindi pa kasi natutulong. Ayan. So, ang ating 1.7 ay nakatatlong tab tayo. May konti pang natira. Sisimutin pa natin yan mamaya. Ayan. So, okay. Mamaya, pag lumamig na to, papakita ko ulit sa inyo. Titikman natin mamaya. Okay. So, ito na ang ating finished product. Ito, nakatatlong tab tayo. So, ito. Ay, medyo matagal-tagal. Umabot ng mga 55 minutes to 1 hour yung paghahalo nito. Bali, approximately, ito ay mga 1.7 kilograms. At tayo ay gumamit ng isang condensed milk na malaki, isang malaking evaporated milk. At ang nagamit natin ay mga 350 grams na asukal. Yung puti ang ginamit natin dito. Pwede namang washed kung gusto ninyo. So, dun sa mga ayaw na masyadong matamis, siguro mga 200 to 250 grams, maximum ng 300 grams ang lalagay nyong asukal. O gusto nyo naman, doblehin nyo yung condensed milk. Nasa atin po yun. So, eto na. Eto, gumawa pa ako ng konting makakain. At eto, kunin ko. Titikman natin. Ayan, nagtira pa ako ng konti. Ay, matalagang malagkit. Tama-tama ang ating luto. Ayan, eto. Ayaw pa ko. Ayan. Eto na. Oh, ayan ho. Okay, so, happy eating! Bon appetit! Sana may napulot kayo kahit konti dito sa ating pagluluto ng ube. Kinampay ube na ang kanyang lahi, ang kanyang strain, ang kanyang variety ay galing sa Bohol Island. Yan po. Kwento ko ng konti ang storya nito. Ang pananim ho nito ay nagsimula noong 1987 pa. Mayroon kaming naging kaibigan na mayroon siyang pananim. Binigyan niya ako ng ilang piraso. So, simula 1987, ilang taon na ba yun? Bali, 33 years ago. 33 years na. Hindi po nawawala itong lahi ng ube, ng kinampay ube na ito. Ito ay na-harvest ko dun sa aking tagiliran ng bahay doon sa Baras, Rizal. Ngayon ay nandito ho ako sa Masinag. Actually, mayamot Antipolo. So, dinala ko ito at dito ko na nga kinawa. After this video, papakita ko yung mga lumang pictures, mga lumang photos kung saan ay may hawak ako na naku, hindi bababa ng 5 kilo. 5 kilo. Pagka kasi talagang hinukay ang ube, umaabot ito ng mga 1 kilo, 2, 5. Hanggang 7 kilograms, depende sa tagal. So, after 6 months, pwede nang mag-harvest. Ako, ang aking basihan para i-harvest naman ang ube, ay pagka medyo natutuyo na yung dahon, ayun na, ibig sabihin, may laman na at pwede nang i-harvest ang laman niya. So, okay. So, happy eating uli. Okay, bye! What's up, guys? Look, we had the ube. Wow, and it smells so good. Lolo likes this. Lolo always like to cook this. We cook this. Ube is cooked by the ube veggies. They are vegetables, but you cannot make them. You can make them purple, then when you cook the purple,
vegetable ube, then it became like this. But it became purple. Sinisipon si Dion. Okay. What is ube in English? Ube in English is yam. Yam or purple yam.